Okay. Time na. So, Brother Eugene, ready ka na matanong sa kanya, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Unang tanong ko sa iyo, Gilyer pa kanya. Ginamit mo ang Great Hope. Meron ako. Bakal sa Great Hope na libro. Ito ang babasahin ko sa pahina 52. The Roman Church was still to him the spouse of Christ. And the Pope was the representative and vicar of God. Question. Ano ang narinig mo sa binasa kong libro ninyo? Ang Roman Katoliko ay asawa ni Kristo o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? Eh bakit mo ginagamit? Ayaw mo pala dito eh. No. Sinundan kita sa libro ko. Time pause. Barigilier. Maraming beses ka nagbarigilier. Minusan na talaga kita. Categorical ang question niya. Ang tanong niya, ayon sa kanyang binasa na narinig mo, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Okay, pwede ba ako magpaliwanag? Di ba, sasagot ako, no? Sagutin mo muna categorical, baka kapaliwanag 1 minute. Okay. Hindi, kasi ang nagsalita dyan, Katoliko pa si Janhas, Katoliko pa siya na pare. Sabi niya dito kasi kulang katulad ng basa mo eh. Hindi. Pwede mo muna, bro. Ang categorical niya, bro, ito. Hindi marunong. Ito, ang categorical na tanong niya, ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ano yung narinig mo? Pwede ba ako mag-object? Anong objection? Binasa lang kasi niya ang isang paragraph. Kulang po kasi. Galing po yan sa isip ni Haas na isa pang pare ng Katoliko. No. So, ayon sa Katoliko, para sa kanila, ayon sa isip ni Haas, ng Katoliko pa siya, spouse yan eh. Jesus Christ, ayon sa Katoliko din. Pero nag-reveal dito si Haas. Moderator. Yan ang paboritong sa objection. Yes. Hindi ko tinanong kung kanino ba galing itong statement o dating pare bang Katoliko ang may sabi nito. Ang tanong ko lang sa kanya, base sa binasa ko sa libro nilang The Great Hope, ano ang narinig niya? Roman Catholic Church is spouse of Jesus Christ o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? O yun lang din ang tayo sa kutin mo. Kategorika lang. Kulang. No. Hindi ko tinanong kulang ba o hindi. Bro, kategorical yung tanong, bro. Sagutin mo na kategorical. Ano ba yung narinig mo? Ang Roman Catholic ba spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Tapos paliwanag ka. Okay. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Ay, malaya tayo. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Hindi ko sinabi tanggap pa niya. Ay, hindi. Yan ang sagot ko. Hindi. Hindi ko tanggap. Kategorical. Hindi. Ano ang narinig mo? Hindi ko. Ang tanong niya, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? The Great Hope okay, yung marunin. Okay, makinig ka. The Great Hope. So ang tanong niya ngayon, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? Ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o ang Roman Catholic spouse of Satan? Mr. Moderator, sasagot pa ako ha. Kumpleto kasi ako magbasa siya kulang eh. Hindi niya binasa ang ito, yung part na sa taas na magkumpleto ng paragraph. Pinutol niya. Kasi ang sagot ko ganito, ayon sa isip ni Janhas nung Katoliko pa siya, ang Katoliko ay spouse ni Christ. Yun ang sagot ko. Yun ang tamang sagot. Ayon din sa Katoliko na pare ni Janhas. So, sa isip ko. So ang sagot, ang narinig mo, Roman Catholic is spouse Jesus Christ. Yun. Ayon. Kulang ang pan mo, Mr. Jando. Hindi ko naman sinabing kulang ba? Ano bang narinig mo talaga? Huwag ka mag-react kasi nagkuhan pa ako kay moderator. Wait lang, Brother Eugene. Kasi ako, kapag kami ang magbasa kasi dito, maliligaw ka eh kapag hindi Adventist magbabasa dito. So ako pa makapagbigay sa tamang sagot. Sabi dito ng isip ng isang Katoliko na si Janhas, isip na Katoliko na pari ba siya na ang Roman Catholic Church is spouse siya ni Christ. Yun nga. Ayon ang narinig mo, Roman Catholic spouse Jesus Christ, hindi spouse of Satan. Ayon sa Katoliko na pare na si Janhas na nakasulat dito. Hindi, bro, klaruin natin bro kasi categorical ang tanong. Klaruin, yung categorical, klaruin nyo. Bro, klaruin kasi categorical ang tanong. Ano yung narinig mo sa binasa niya? Spouse of Satan ba daw o spouse of Jesus Christ? Hindi, ganito ah. Pinutol kasi niya yung... Hindi bro, Kategorikal muna bro, tapos paliwanag ka na pinutol niya, ganun. Bro, sagutin muna yung tanong niya. Ano yung narinig mo na binasa niya, spouse of Jesus Christ, spouse of Satan? Ayon sa isip na isang pare, doon sa nakabasa, spouse si Jesus Christ. Ayon sa pare na si Janhas. Okay. Yung nasagot ko. Yung sagutin ko na yun. Next question.
Next question. Salamat. Next question. Inang binanggit niya ang libro pa rin nila The Great Hope at binasa niya yung Last Day Events na yung may Babylonia. Ang banggit dito kasi sa kanilang tawag nito, librong The Great Hope, eh ganito. Premise ha. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies where we once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning judgment it must be given in the last days before it cannot refer to the Roman Catholic. Saan ni Ripilado? Ito. This, ha? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba na yung Babylon yung binanggit sa last day event is yung mga Protestante? Batay sa libro ninyo. Mr. Moderator, pwede ko bang ma-check yung page niya? Saan ba? Ano bang chapter yan? Ayon na, 184. Anong sige. Chapter? Paragraph, paragraph to. Sige, ano sige. Ba? Ano ba? Malakas sa sigaw? Anong pangalan sa kwan? Magkumpleto ka na magbigyan ko. The Great Hope. Pahina 184. Babasahin ko ha, kumpletuhin ko. Para hindi masyadong, baka yung sinabing putulin. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Catholic Church alone. For that church has been fallen condition for many centuries. Furthermore, in the 18th chapter of Revelation, the people of God were called upon to call out the Babylon according to this scripture. Many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba dito o hindi ka sang-ayon? Saan ko ito na sentence? Hindi, hindi mo ko binigyan eh. No, hindi, ka, hindi mo alam? Hindi, ano ba? Brother Eugene, Wait lang. Brother Eugene. 184, paragraph 2. Number 14 ha? Wait lang. Page 184. Paragraph 2. Number 14. Number 14. Pakitingin, paki-double check mo, brother, Gilier. Namo sa libro mo. Sige, pasahin mo ulit. Hindi alam ang sarili nila, libro. Nakita mo na, brother Gilier, nakita mo na. Hinihingan kita eh. Brother Gilier, nakita mo na. Isa mo dito, pinunit yung manok mo eh. Brother Eugene, wait lang. Nakita mo na, brother Gilier, hindi pa. Isa mo dito, nag-side comment siya eh. Huwag ka mag-side comment muna, brother Eugene. Wala, sorry. Nakita mo na yung sinabi niya? Nakita mo na sinabi niya kanina? Hindi pa. O dito, sinabi naman dito na Christendom is Rome. Monarchs of Christendom is Rome. Number 14 yung binanggit ko. Okay, many of Protestants. Many of Protestants ito. Gani, mo nanay. Hindi. Paragraph to. Yung pangalawang paragraph. Ito ha, Babylon said to the mother of Harlow. Yan. Okay, Babylon to be the mother. Nakita na. Okay. Continue, Brother Eugene. Okay. Okay, basahin mo. Basahin mo, para alam mo. Anong tanong doon? Ang tanong ko, sang-ayon ka ba na yung Babylonia batay sa inyong libro ay ang Protestante pala? Okay, sasagot ako. Ito'y base sa Protestante na Domingista na balang araw magiging kasama ninyo, magkaisa kayo, laban sa mga nagbabantay ng Sabado. Moderator, rejection. Yes. It's very clear. Ito sinasabi kung anong klaseng Protestante ang nandyan. Sinabi ko, sang-ayon ba siya na batay sa libro nila ay Protestante ang Babylonia na binanggit? Ang tanong dyan, Brother Gilier, sumasang-ayon ka ba sa libro ninyo ng Babylonia pala kung saan ipapalabas tayo ay Protestante? Sumasang-ayon ka ba doon na Protestante yun o hindi ka sumasang-ayon na Protestante yun? Kasi sinabi nito, the mystery Babylon, the great matter, ito kumpleto to ha? Ito ay Christendom of Rome. Walang iba, Roman Catholic Church. Ang mga anak niya, itong Protestante. Ituloy mo yung basa. Para kumpleto. Okay. Domingista, sabi nito, the fall of Babylon must apply to religious bodies also, where once pure and become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church alone. So it means, hindi lang siya. Ituloy mo. For the church has been in fallen condition for many centuries. Therefore, in the 18th century chapter of Revelation, the people of God are called upon out of Babylon. Lalabas pala sila dyan. According to
Tuloy mo lang. People must still be in Babylon in what religious body are the greater part of the followers of Christ now to be found without doubt in the various churches professing the Protestant faith. At the time of the rise, these churches took noble stand for God and for the truth. Diyan lang yan, moderator. Diyan lang sa Protestant faith. Wait lang. Ang tanong mo ba rin, Eugene? Ang tanong mo ba rin, Eugene? Babasahin ko. Babasahin ko ba eh? Sang-ayon ba siya na yung palang Babylonia batay sa libro nila ay ang Protestante na simbahan? Yes or no? Hindi ako sang-ayon kasi hindi mo nakuha ang punto ng pagkasulat. Sabi ha, ikukorek yan na. Okay, the Babylon cannot refer to the Roman Church alone. Hindi lang pala sa kanya refer. Meron din pala siyang pari kasama niya na corrupt. Natinawag ka siyang mother eh. Mystery mother Babylon, the great mother of harlots eh. So it means meron siyang anak na Protestante na Domingista, pariho niya. O yun ang sagot ko. Next question. Next question. Gamit mo ang katalog mo na libro. Kasi sabi mo, mayroong imprimatur. Pagka mayroon bang imprimatur, legal ba yan? Ay, ibig sabihin, naging legal. Ibig sabihin, sa Proverbs 16 verse 7, na kapag naglalakad ka sa sangayon sa kaluban ng Diyos, pati kaway mo ay makipagbati sa iyo. So, ibig sabihin, sinuportaan ang aklat namin ng inyong kardinal. No. At tanong ko, moderator, kategorikal. Pagka ba mayroong imprimatur, legal na ba? Correct, legal. Yes, ano? yes, legal. Valid. Sige. Ngayon, valid. Legal pala, magbasa ako ng librong may imprimatur din. May hindi imprimatur ha, kundi pinopromulgate ito. Pinopromote din ito ni St. John Paul II. Yung Catechism of the Catholic Church. Kasi sabi mo, legal eh. Babasahin ko sarili libro namin. O ito. Okay, sir. Ano? Wait lang. Sabi niya, may pa yung primator legal eh. Wait lang. Mr. Eugene, ang babasahin mo is matatawag ko na self-serving. So, kasi hindi. Sabi niya, pag may imprimatur legal, so gagamitin ko sarili ko libro dahil legal pala ito, may imprimatur eh. Okay. For clarification natin. Yung ba ina-affirm mo na kapag may imprimatur legal? Ang ibig ko, akala ko yung tanong niya dito. Ah, okay. Kapag nagtanong ako sa iyo, bakit nung katalog ba, pagka may imprimatur, nagiging legal bang isang libro pagka may imprimatur? Sabi mo, ay di nagamit ako ng librong katolikong may imprimatur kasi legal pala. Ito. So, wait lang ha, clarification lang para kay Gilier kasi hindi ko papayagan na magbasa si Eugene ng self-serving. So, klaruin lang natin yun. Hindi ko papayagan. So, klaruin natin yun. Yung bang may imprimatur para sa iyo, Brother Gilier, is legal o hindi? Ito, kapag ito ang, kasi dito siya nag-address eh. Sige. Ang aming libro. Hindi, ganito ah, bro. Nag-imprimatur niya ipabasa ang katalog niya. Bro, mamayabang siya kasi may imprimatur. Wala namang nilubsat. Ang tanong ko, sandali ah, ang tanong ko. Objection. Hindi pa tapos si Brother Eugene. Ano yung sabi mo, Brother Eugene? Ang tanong ko lang. Pagka ba may imprimatur ang isang libro? Ang isang libro ah, hindi ko binanggabanggit ko yung katalog ah, hindi. Pagka ba may imprimatur ang isang libro, matatawag ba natin na yung libro na yan ay legal? Yes or no? Kasi itong aming katalog, may pirma ng mga kardinal ninyo. Wait lang. Ang tanong niya, yung aklat na meron daw imprimatur, tinatakbo ba daw yung legal? Kapag ito, naging legal na. Hindi. Naging legal na ito, basahin sa mga Katoliko. Yan lang, wait lang ha, klaruin ko lang ha. So yan lang ang tinutukoy mo na magiging legal dahil may imprimatur. Yan lang libro na yan, wala nang iba. Sasagot pa ako? Sige bro. Okay, kasi pag sumasagot kasi ako, may sumasapo kayo eh. Ito ha, sagot ko ito. Dito kasi umiikot yung usapan. Dahil sinuportahan siya kahit kaaway namin, pumirma siya, nagkaroon siya ng otoridad na basahin sa mga Katoliko. So nagiging, nagkaroon ng tulay na basahin ninyo. Naging legal na siya sa Katoliko. Okay. Pero Eugene, so hindi malino yung ano, yung pinag-uusapan ninyo. Hindi malino kasi may ano. Next question. Masakanya, hindi makasundo. Mag-next question. Next question. Ganito.
Yung ginamit mong katalog na mayroon palang imprimatur, paano nagkaroon ng imprimatur ni walang Nihil Obsat? Explain. Okay, explain. Ayan, maganda sa'yo. Yun maganda ang explain eh. Kasi alam mo ba, because of the good diplomacy and the program of the Philippine Publishing House, it caught the attention of the Archdiocese of Manila in recognition of this positive. Nakot ba, nakuha yung kanilang kwan pa, attention, na maganda pala itong mga aklat ng Adventist, ipabasa sa buong Katoliko at sa buong tao. O yun lang. Hindi ko na lalagyan pa ng additional. Okay, sige, ganito. Ganito. Batay sa referensya standard, ha? Huwag yung subserving, ha? Batay sa referensya standard at batay sa Biblia, mayroon ka bang maipakita sa akin Roman Catholic Church founded by Satan? Statement mismo galing sa Biblia. Kung may maipakita ka, panalo ka na sa debating ito. Go! Okay. Statement? Dalawa ha. Yung dalawa ha. Standard reference na hindi bias, hindi encyclical letter ng mga ibang sikta, at Biblia mismo na nagsasabi Roman Catholic Church founded by Satan. Tapos ng debate. Sige, basahin ko. Ito ay na-approve ito ng Library of Congress sa US. At saka mayroong tinatawag itong International Standard Book Number. No. Ipakita mo. Okay, ha? Ipakita mo libro. Ah, ito. Yan. Ay, hindi naman yan, ano. Hindi standard yan. Hindi standard. Paano masabi hindi standard to? Hindi protestante yan eh. Mayroong kabibidensya. Protestante na libro yan. Ibigay mo. Yung mga history book, ang ibig kong sabihin, pagka standard, history book. Bro, is standard bro, ang standard mo, hindi po may-ari ng Katoliko, hindi po may-ari ng SDA, ng Protestante. Ito kayo lang man. Pinapanigan nyo ng standard. Hindi, babasahin ko ha. Okay, gusto nyo basahin? Ano? Hindi standard yan. Standard ang hinihingi ko. Standard ang hinihingi niya. Hindi, sumasagot pa ako. Dami nyo lang sinasabi. At kagulo na kayo sa akin. Huwag kang mag-alala, Bro Gilier. Naka-time pause yan. Basta naka-time pause, safety ka. Ang sabi ni Brother Eugene, standard ang hinihingi niya, standard reference. Ito, pakita ko sa iyo, ha? Hindi mo to kasuhan. Sinong author dyan? Sabi dito, Library of Congress Catalog. Sinong author niyan? Ito ay gawa ng Moody Bible Institute of Chicago. Ah, pero, Protestant yan. Hindi, Mr. Moderator, pasagot pa ako. Wait lang. Wait lang muna, Brother Gilier. Ang hinahanap niya, standard na reference. Alam mo, you know what is standard means? Ang binabasa mo, Wycliffe, Protestante. Standard ang hinihingi niya, hindi yung Protestante standard. Ayaw niya. O sige, okay lang. Hindi, so dito, ibigay mo bro, standard po, standard. Diba? Hindi yung, ano yan? Biblia na sambayan ng Pilipino. Biblia na sambayan ng Pilipino bro, tinatanggap mo bro. Basahin ko. Standard reference muna, hindi Biblia. Magbasa siya muna ng standard reference at magbasa din siya. Based sa akin nakita, wala siyang may labas standard reference. So, ibabasahin niya, Biblia sa bayan ng Pilipino. Biblia, sige. Magnatag siya ng statement mismo si Tas, ha. Huwag yung mga comment doon sa may mga tawag nitong footnote. Si Tas sa Biblia na binanggit Roman Catholic Church founded by Satan. Sa ginamit ng Biblia ngayon. Ibig mo bang sabihin na wala kang tiwala sa sinabi ng inyong mga pari? No. Hindi ako nagsasabing saan mo hanapin sa footnote ba? Sitas ang hinanap ko. Hindi footnote, sitas. Sige ba? Sige. 1024 na. Maawa naman kayo. Sige na, 1024 na. Sagutin mo na, Brother Gilier. Ito, sasagot nga ako eh. Sumasapaw ko eh. Kung meron siyang mababasang sitas sa Bibliang hawak niya, talo ako sa debate. Kapag wala, talo siya. Yun ito. Showdown na naman. Tatanggapin mo ba yung Brother Gilier? Yung showdown na yon o hindi? Ano? Yung? Yung ginamit niya, gabi na eh. Babasahin mo raw sa sitas ng Bibliang hawak mo ng Roman Catholic Church founded by Satan. Pag nabasa mo, talo na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Patanggapin mo yun o hindi? Okay. Magbabasa na lang ako dito ng mga aklat dito para magtapos. Biblia, yung Biblia, wag aklat. Hinanapan kita ng standard reference, wala ka. O Biblia, sige, yung hawak mong pula. O sige, ito. Sabi dito, basahin ko para matapos na. Tatanggapin mo yung challenge na pag nabasa mo dyan, Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yun?
Okay, babasahin ko. Basahin ko na. Ito verses, dito ha. Verses, wait verses, na. Not footnote. Pero yeah, basahin ko. Tatanggapin mo yung Brother Gilier, yung challenge o hindi? Kasi ito ang kwento eh. Ito ang babasahin ko. Tatanggapin mo yung challenge niya, tatanggapin mo yung challenge niya, hindi? Pag ito ang babasahin ko, tatanggapin ko. No, I don't need your footnote. I need the wait verses, lang. Chapter and verses of the Bible. Wait lang. Ano yun natin to? Ano yun to, ha? Ang sabi ni Eugene, kung mabasa mo sa sitas dyan sa Bibliyang hawak mo, Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. So, pag hindi mo mabasa, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung challenge nyo o hindi? Pag mabasa ko dito, papayag ako. Hindi naman dito. Biblia yung hawak. May verse. Sa Bibliyang hawak mo na sa bahayang Pilipino, kung Christian Community Bible in English, oh. Di ba may pula kang hinawakan? Doon! Wait lang, klaruin ko lang ito kasi Brother Gilier, tinatanggap mo ba ang challenge niya o hindi mo tatanggapin? Muli mo tatanggapin, next question tayo. Tatanggapin sige, mo lang, para kumalma na ang kaibigan natin. Tatanggapin mo? Hindi na. Oh, hindi niya tatanggapin, brother. Sige, next question. Ayaw naman niya eh. Hindi, bro. Siya yung nagbigay ng challenge. Na pag mabasa mo sa Bibliyang hawak mo kaya natin yung pula na Biblia na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. Pero pag di mo mabasa doon, talo ka. Ang question, tatanggapin mo ba yun? So ang sagot mo, hindi mo tatanggapin, tama? Ah, hindi na lang, para magpatuloy na. Next question, Brother Eugene, kasi hindi tatanggapin challenge. Next question. Batay dito sa New Book Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church began in Napi Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Founded by Jesus Christ. Narinig mo ba ito o hindi mo narinig? Mr. Moderator, sagot ako. Sige. New book encyclopedia, may nakalagay dyan sinulat ng pari. Bias. Ano? Moderator. Wait lang. Hindi kita tanggapin yan. Bias yan. Hindi ang tanong, bro. Ang tanong niya, bro. Narinig mo ba yon o hindi mo narinig? Yun ang tanong niya. Ayaw ko marinig. Kasi bias yan. Next question. Bro, ang tanong niya po, narinig mo o hindi mo narinig? Ayaw ko marinig. Taranta na. Sige, next question bro. Ayaw niya marinig bro. Next question. Si San Juan chapter 10 verse 16. Na mayroon palang tupa na titipunin sa kulungan. Binanggit doon sa San Juan chapter 10 verse 16 sa Bibliyang Paraphrase of New Testament Richard Baxter na Catholic Church. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church yung kung saan tayo titipunin? Okay, si Richard Baxter ay isang Jesuit. Wait lang. Bro, time pause muna bro. Ano ka ba bro? Categorical lang question. Tanggap mo ba yung sinasabi ni Richard Baxter na Catholic yun? Ano tanong mo kanina? Brother Eugene? Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko, Catholic Church o hindi Catholic Church? Kung saan tayo titipunin? Oh, yun. Yan ang tanong. Sagutin mo yun, bro, categorically. Oh, hindi ko tatanggapin yan kasi si Richard Baxter ay estudyante ng Jesuit school. No, I don't ask you kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong ko ba ganito? Ano ang narinig mo? What do you hear? Nadumog din mo ba? In Bisayan term? Wala akong, ayoko pakinggan. Kasi hindi ko tanggap. I don't ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. Objection. Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Oh, yun. Ano ang narinig mo sa binasa niya? Titipunin ba sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church? Si Richard Baxter, Jesuit nga. Hindi ko pakikinggan kasi. Hindi natanong yan, bro, kung Jesuit ba? Next question na. Bro, hindi naman tinatanong yun din. Hindi tinatanong ni Eugene kung si Richard Baxter ba ay Jesuit o Puritan. Hindi tinatanong kung yan siya ba Jesuit o Puritan. Tanong niya, yung narinig mo na kanyang binasa sa Richard Baxter, sa ito iipunin sa Catholic Church ba ang narinig mo o hindi sa Catholic Church? Yun ang categorical. At saka, at the same time, hindi ko ginamit yan kasi akong affirmative, hindi ako gumagamit yan. Wala akong ginamit na Richard Baxter. Nasa rebuttal point na tayo, bro. Pag rebuttal point, kahit hindi mo ginamit, pwede itanong. Eh, wag mo akong pilitin. Ayoko nga dyan. Magtanong kayo sa ibang tao. Sa ibang tao, ikaw yung kadibate ngayon. Sa ibang tao, patatanungin. Eh, sinasagot na nga kita. Yun nga, ano yung sagot sa tanong niya? Ayoko mapakinggan sinabi ni Baxter kasi siya Jesuit.
Dalawa na kayo, laban sa isa. Tandaan mo yan, Katoliko ka rin. Hindi, hindi ko siya kinakampihan, ha? Sinisigur ko ano lang. Ano bang gusto mong sagot ko? Mute muna kita, mute muna kita. Kasi ano ka eh. Namimersonal ka sa akin eh. Wala akong kinakampihan sa inyo. Actually, si Eugene, nakita mo naman, maraming beses ko siyang pinuna. Hindi lang ikaw, pati siya, pinupuna ko rin. Kaya mo sabihin, bias ako rito. Gusto ko lang kung ano yung tanong sagutin mo kasi yung tanong niya, anong narinig mo? Ikaw, ayoko pakinggan. Huwag mong babaguhin. Binabago mo kasi yung tanong niya eh. Ang gusto ko lang, sagutin ang tanong. Gaya ni Eugene kanina, kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Hindi ako kumakampi rito. Lagot ka ngayon. Dami nanonood sa'yo, ha? Yung tanong niya, pinapasagot ko sa'yo. So, kung ano yung tanong niya, pinapasagot ko. Kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Patas kayong dalawa. Huwag mong sabihin na kinakampihan ko siya. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Iiponin sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church iponin? Yun ang sagutin mo. Sige, go! Ayoko nga sagutin yan kasi bias yan sa kanya yung aklat. Ayun, sumasagot pa ako. Sige. Ayun niya sagutin, Father Eugene. So proceed sa next question. Next question. Eh, balikan ko yung katalog mo. Yun, sama. Sa katalog mo, mayroong imprimatur ni Cardinal Sin. Tanong, anong buwan, anong petsa, at anong taon nag-imprimatur si Cardinal Sin? Ay, napaka-easy ng tanong. Sabi ito, March 20, 1985. Anong taon, bago siya nag-imprimatur, ha? Anong taon at anong pizza nagkaroon ng Nihil Obstat? Hindi ko na trabaho yan. Trabaho mo na yan. Hindi trabaho. Tinatanong kita. Paano nagkaroon ng imprimatur kapag walang Nihil Obstat yan? Sige. Anong tanong mo? Iyos yung tanong mo. Anong taon nagkaroon ng Nihil Obstat at buwan, pizza, at sinong Nihil Obstat? Ito. March 20, 1985. Napakasayo na lang naman na yung tanong mo. Sinong Nihil Obstat sa librong ginamit mo? Maintindihan mo na dito na dalawa sila. Hindi ko binanggit, naintindihan ba? Sinong Nihil Obstat, pangalanan mo? Mr. Moderator, sumasagot pa ako eh. Ano, sasagot ako, hindi. Ang hinihingi niya, bro, sino? Ibigay mo dalawang pangalan. Oh, yun, Cardinal Sin at saka si Revilla. Oh, yun ang pala hinahanap ko. Mga madadaling tanong mo yan. Si Revilla ba? Nihil Obstat yan? Yun ang sagot ko. No. Moderator, sagutin niya. Si Revilla ba yung binanggit niya? Nihil Obstat ba yan? Revilla, siguraduhin mo sagot mo. Yung si Revilla, sinasabi mo Nihil Obstat ba daw o hindi Nihil Obstat? Kasi dalawa sila, nagkasundo sila. Si Jorge Revilla, isang pare din, at si Cardinal Sin. Hindi. Hindi tanong bro. Nihil Obstat ba daw si Revilla o hindi? Umirma kasi sila kasi na-recognize nila na ang aklat ng Adventista pwede palang basahin sa mga Katoliko. No, hindi ko tinatanong kung umirma ba siya. Wait lang. Hindi tinatanong bro kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang Nihil Obstat? Ibigay mo pangalan ng Nihil Obstat. Si Jorge Revilla. Siya yung Nihil Obstat. Sumuporta siya. Brother Eugene, si Revilla. Sigurado ka? Next question. Sigurado. Okay. Pwede ko bang, moderator, pwede ko bang maipakita na yung binanggit na Nihil Obstat talaga yan? Pwede mo bang picturean brother Gilier, tapos send mo kay Eugene para masiti kung Nihil Obstat ba yan? Sige na, para matapos na tayo. Lang pa sa LSGs, oh. Kasi ito ang Nihil Obstat kasi ito ay nag-recognize sila. Hindi mo natatanong. Hindi natatanong bro kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang Nihil Obstat? Hindi yung nag-recognize. Sige, ito na. Para maiwas ng iyakan. Ito na. Picture mo sa kanya. Picture mo sa kanya. Oo, kasi tingnan ko yan. Mahirap yan. Mahirap yan ngayon na. Picture mo sa yun. Isayin mo sa messenger niya. Naka-video kasi ako. Hindi niya magawa, Brother Eugene. Sige, next question. Sabi mo, ang Roman Catholic Church founded by Satan. Yes. Kailan itinatag ni Satanas itong Roman Catholic Church? At sinong pangalan sa Satanas na sinasabi mo? Okay, sabi dito. Ang sabi dito sa aklat na ito, 538,
Ano nga aklat yan? Daniel Reveals the Future. Sino ang author? Daniel Reveals the Future. Wait lang, wait lang. Ito, sabi nito, page 95, Satan saw that the only way he could hold the world in deception or lies was to invent a religion that appeared to be Christian but in which fact was the same old pagan darkness. The Roman Catholic bishops, at page 44 to 45, bishops had indeed forsaken the true gospel of Christ. Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and corrector of the heretics. This was born the Roman Catholic Papacy on 538 AD. Ang pangalan ng demonyo dito, si Justinian. Salbay, umapatay, nagmasakir. No. Ang tanong ko, standard ba yan? Standard ba yan? Yung librong ginamit okay mo? Okay, basahin ko. Ang libro na ito ay international. Standard ba yan? Yes or no? Yes, ISBN. Ang ISBN. Sinong author? Sinong author? Sinong author? Wait muna, sumasagot pa ako. Para kang kwan eh. Sabi dito, ISBN, International Standard Book Number. International Standard Book? No. Sino author sa libro na binasa mo? Okay. Ang author dito is Stanford, Stanborough Press. Stanborough Publishing. Press. Saan na-publish yan? Ang publishing niya is doon sa Graham, England. Then meron siya, nasa kauban niya publisher sa Bangkok, Thailand. Natupag na. Batay sa ginamit mong libro. Batay sa ginamit mong libro, may nababasa ka ba Roman Catholic Church founded by Satan? Okay, sabi ko na. Time na.